walang tulugan, talagang walang tulugan kasi super super duper morning na, early morning pa lang naman. Kasama ang inyong Tita Tolls Peter Ledesma, of course, with Inday Ayuda dito sa NSE. Bumati ka na sa kanila, Inday Ayuda. Bumati ka sa kanilang lahat, yung mga viewers natin sa No Sleep Edition na hindi pa natutulog. Hello yung mga gising pa. Sa aming mga viewers and all to our... Wala, pakilapit yung ano sa mic. Ayuda Angels and sa lahat na sumusuporta kay Tita Talks and sa kanyang atin. YouTube. Yes po. Thank sa you. Atin pag No Sleep Edition. Yeah. And to all our friendship, ayan, sa buong Pilipinas, mula pare hanggang hulo at sa iba't ibang bansa, kamusta na kayo? Of course, narito na muna aming production number, ang aming opening number para sa inyong lahat. Alam ang gagawin, hirap ako sa paghuli ng iyong pansin. Kapag nakasayo, katikip ko'y kakaba-kaba, pati ang tubod ko'y nanlalamot na rin. Ayan na nagsuyak na ang matutungay mong mata, kasalanan ko ba ang mapatulala? Mr. Dream Boy, Mr. Dream Boy, ano kaya ang nasa isip mo? Mr. Dream Boy, Mr. Dream Boy, lagi kang nasa panaginip ko. Noong kinakausap ka at sweet na sweet ka talaga, medyo may holding hands pa nga para ayoko nang magising pa. Ito ako, ito, ito, ito lang ang gagawin. Yung maghapoy, yung harap ng gising. Iisip-isip kita, ang charming mong mga mata, at ang iyong waling walang kasing galing. Ayan na nga't sumulyap na ang mapupungay mong mata, kasalanan ko ba ang mapakulala? Mr. Dream Boy, Mr. Dream Boy, ano kaya ang nasa isip mo? Mr. Dream Boy, Mr. Dream Boy, lagi kang nasa panaginip ko. Sana yung sabi ko sa'yo ang nakataguling ko, ikaw ang tanging Dream Boy ko. Dream Boy, Mr. Dream Boy, ano kaya ang nasa isip mo? Mr. Dream Boy, Mr. Dream Boy, lagi kang nasa panaginip ko. Sana'y masabi ko sa'yo ang nakataguin ko, ikaw ang tanging Dream Boy ko. Mananatiling Dream Boy ko, ikaw ang tanging Dream Boy ko. Okay, maraming salamat. Namiss natin kantahin yan, di ba direct? Ano, Inday Ayuda? Pero parang medyo ano, ha? Hindi maganda ang pagkanta natin. But anyways, tuloy-tuloy po ang ating ating vlog, ang ating live stream for today's episode, a No Sleep Edition. So nag-start tayo. Anong oras ang pasok mo tomorrow? Okay. Ha? At 12. So okay lang naman. So mga 2:30, ayan. Kasi ano na eh, mag 1 a.m. na. So mga 1 hour and a half po tayo magkakasama dito sa No Sleep Edition. So ang ating thumbnail or head story, klarong-klaro naman yan. No? Ating ibibigay mamaya na sakali raw, no? Na ituloy ni Alden, magpupursigi siya, Alden Richards, magpupursigi siya na ligawan itong si Catherine Bernardo sakaling maging sila. Naku, siyempre, magtataasan ng kilay ng mga marami na sasabihin nila, naku, magiging front ka lang, girl, ni Alden. O pag-usapan natin yan mamaya.
At syempre, yung controversial na pinagpipiestahan ngayon, ang issue about Mark Pingris and Kim Rodriguez. Kalmado lang si ano ha, si Danica Soto. Paano naman kasi? Fake news pala. Fake news pala. Okay, syempre, ang tungkol naman to kay Dina Bonnie B, kahit na ito po'y fake news, nairita pa rin siya, imbierna pa rin siya sa mga nagpapakalat ng issue na may relasyon si Mark Pingris dito kay Kim Rodriguez. At ito namang si Elizabeth Oropesa, nakuha, nireveal niya kay Kuya Boy sa Fast Talk with Boy Abunda na ang pinaka-good kisser for her ay si Fernando Po Jr. Ayan. Pag-usapan natin ang lahat yan. Ang lahat ng yan, kasama na ang pinakamasaya daw na birthday this year. Ang pinakamasayang birthday daw ni Catherine Bernardo is this year. Naku, sampal itong malaki kay Daniel Padilla. Ibig sabihin, pinakamasaya, pinaka-happy, yes. Ano ba yan? Nakaloloka. Hindi siya naging masaya sa mga nakaraang birthday niya nakasama si DJ. Uy, kabaliw yan ha. Okay, lahat ng yan ay ating itatakil dito sa inyong paboritong No Sleep Edition. At tayo sa ating batiin siyempre ang lahat ng mga pinamahal natin sa buong Pilipinas. Kanina binanggit na natin ng mga friendship natin, mga kapuyaters natin sa mula Apari hanggang Hulo. Kamusta na kayo? And of course, sa iba't ibang bansa ng mga minamahal natin, Rian, na parte ng ating beautiful Big Ayuda Angels. At alam naman nila kung sino sila. Okay, so bigyan na natin ang ating unang chika sa ating live stream for today's episode. Check lang natin yung ating monitor dito. Hello, monitor. Magpakita ka na. Paramdam ka na. Okay, si ano ha, si, di ba si Elizabeth Oropesa, good kisser daw si ano, si FPJ, the late Fernando Po Jr. Si Liz Alindoga naman ay umamin kay Julius Babaw na there was a time no, nung sila, nung ano pa sila, magkakasama pa sila ni FPJ, na kung niligawan rin daw pala siya ni Fernando Po Jr. Talaga palang chick boy no, ang ating hari ng aksyon. Hindi naman maikakaila yun kasi unang-una napaka-gentleman, napaka-generous. Ayan, at gwapo. Siyempre, pag-aagawan talaga ng mga babae. At lahat ng mga nililigawan at pinapormahan, ay sinasagot talaga siya because he is Fernando Po Jr. Pero, dito daw kay Liz Alindogan, I don't know if this is true, no? Sabi niya talaga kay Julius Babaw, wala daw po talagang nangyari sa kanila ni FPJ at hindi daw po talaga niya pinahintulutan na maging sila because, ano daw, malaki ang respeto niya kay Inday Susan Roses, the late Susan Roses, the movie queen, ayan. So naging friend sila ni Susan Roses at siya yata yung sa mga naging ladies ni FPJ ang talagang naging close ni Manang Inday na talagang sinuportahan ang kanyang career. At nung panahon pala na yun ha, talagang umaanin ang tagumpay si Liz Alindogan kasi dahil nga si parang tumayo niyang manager ay si Fernando Po Jr. At ang ito yung PRO niya na si Ronald Constantino na nasa heaven na rin, magkakasama na rin sila. Ay nako, ang kanyang asking price o ang kanyang talent fee sa bawat project na kanyang ginagawa, especially movie, binabayaran daw siya ng 300 to 400,000 pesos. 80s yan ha? My gosh. Oo, naabot pa yata ni Liz yung late 70s. Ang laking pera noon, di ba? So, nagkaroon naman daw siya. Nakaipon siya, nakatulong sa family niya, nakabili ng mga properties, at nako, abroad daw siya ng abroad. Ayan. Talagang, kumbaga, talagang nagpakasaya siya, ayan. Dahil sa siyempre, kumikita naman talaga siya. Okay, so, yan pong ating first balita dito sa No Sleep Edition. Okay, maraming salamat sa inyong panunood. At sana, kapag nanunood kayo, kayong dead ma, mag-like naman kayo. Para ang tamad nyo naman mag-like, okay? And, uy, meron tayong 19, nakakaupo lang natin, 19 yung ating viewers. Maraming salamat. Naging 18. Naging 18 siya. Okay, and gusto kong kumustahin siyempre yung ating mga minamahal sa abroad, sa panguna na aking my dear good friend, Ma'am Erlinda Reblando, the Queen of Banata, New York City and Kabitulan. Hi there, how are you na, Ma'am Erlinda Reblando? And to your loving sister, Ma'am Soy. Oo, baka nagbakasyon yata si Ma'am Erlinda. And of course, saka siyempre may naasikaso silang business, di ba? Yung kanilang hospice sa Houston, Texas, ng mga, ano niya, ng mga kasosyo niya riyan, yung mga friends niya. Of course, I'd like to greet my dearly my kindness and sweetie pie friendship, Loida Gatula Conte of Bayonne, New Jersey, USA. How are you na?
Kamusta na kayo ng inyong mga gwapong mga anak na sina Lawrence Grant and Lester Glenn? To gwapa and super butang amigang Liza 89 ng San Francisco, California, USA. How are you? How are you? Of course, dinabati rin natin ng The Sweet Couple from Baltimore, Maryland, USA. Ma'am Amy Villanueva, Malacorean actress ang dating. At ang kanyang poging-poging chef na YP na si Sir Joey. Hello there. Emily Vasquez from Israel. Ayan, si Emily Vasquez. Maraming salamat na itatry daw niya makawat sa atin today. Ayan. Maraming salamat. Of course, I'd like to greet also Archie Ramos, si Mr. Gcas, si Monet Lu, ayan, the famous Monet Lu of Monet Lu Salon of Hollywood, California. Ayan, thank you so much, Monet, for loving us always, for supporting us always, and for helping us always. Thank you so much. Of course, gusto ko rin batiin yung mga iba pa nating mga friends na laging nag-support sa atin dito sa ating vlog. Hello sa inyo, kamusta na kayo? Ayan. Okay, ito na ating balita pa tungkol naman ito kay si Catherine Bernardo ay can afford ng lahat na bilihin ang gusto niya. Oo, ng mga bagay. Ayan. Of course, kaya na rin niyang gumastos ng mga kung ano-anong mga gusto niyang gawin sa buhay niya. Kagaya na mag-out of town siya, mag-abroad, kasama ng kanyang mga circle of friends. Kaya buhay na buhay yung mga kapag walang career, buhay na buhay kapag kaibigan ka ni Catherine Bernardo, siyempre may imutan mo yan, no? Oo, kasi nga, napag-alaman natin na may sariling pera na si Catherine. Oo, dati kasi siyempre nung marami pa silang plano sa pamilya niya, yung magpapagawa ng dream house nila, tapos yung mga investment, ganyan. Kumbaga, tapos na doon si Catherine, madami na siyang mga investment, kaya meron na siyang sariling hawak na pera. Ibig sabihin, meron na siyang money sa bank. At alam naman natin kung magkano kinikita ni Catherine. O, diba? Lalo na ngayon na 35 million at pala siya per endorsement at 400,000 per taping day. So, kung meron siyang project na gagawin sa Star Creative sa ABS-CBN, magkakaroon siya ng teleserye, I don't know kung this year gagawa ba siya o ba maybe next year, ay kapag siya po ay nag-taping, no, sa isang araw lang, babayaran siya ng 400,000 pesos. So pag 3 times a day yung taping, nangangahulugan na 1.2 million pesos ang dapat ibayad sa kanya ng Star Creatives at ABS-CBN. Ayan. So pag 1.2, i-times mo sa 4, magkano na yun? Diba? Grabe, diba? 1.2, di 4.8 million pesos. O ano lang yan? Teleserye lang yan. O teleserye. At kapag tumagal ng isang taon, magkano? Panalong-panalo, tas 35 million per commercial, per endorsement, makalima lang, magkano na? O, pag 35 million, i-times mo sa, apat, di ba? For, endorsements, magkano na yun? 140 million! Pag nakawalo, 280 million! Kaya sagana! Ang dami-daming pera, ang dami-daming salapi. Ni Catherine Bernardo, laban kayo? Wali, oo, kabog ang lahat. Kaya talagang siya ang pinagkakaguluhan ngayon. Eh, alam niyo naman, pag sikat, pagkakaguluhan ka talaga. Pero pag laos ka na, si Daniel, oo, pinagkakaguluhan din. May mga bumibeso din sa kanya. Kaya nakita siya, ang gwapo-gwapo niya pala talaga sa personal. Hanggang ganun lang. Pero in terms of yung kita, my gosh, wali. Kabog na kabog si Daniel Padilla yan. Pero syempre, hindi naman siya din nawawalan. Oo, ng endorsement, katulad ng Shawarma Shack. O, tuloy pa rin siya dyan, kasama si Catherine Bernardo. Kaya lang, hindi nga umattend ng contract signing si Catherine dahil ayaw niyang makita si Daniel. At doon sa kasal pala ni o kasi yung nice print, inilabas nila yung picture ni Catherine Bernardo, parang huli na, parang inuna nila kay Daniel, kay Joshua Garcia. So, dapat ang inuna nyo si Catherine para yung magbabalita, alam nilang, nasa kasal ni Rhea Ataydi, civil wedding ni Rhea Ataydi at ni Sanjo Marudo itong si Catherine Bernardo, ay nandun pala. Pero, ang sabi, umiwas raw ito kay Daniel Padilla. Meaning to say, hindi na nag-i-exist sa kanya si DJ. O, dati talagang, kung makapulupot siya kay Daniel, di ba? Grabe. Pero, dahil nga nag-cheat, di ba? Ilang beses na yata niyang pinatawad, ayaw na niya mag-martyr. Sinukuan niya na. Tapos na ang kanilang lalalabs. Ayan, okay?
So yan po ating balita about Catherine Bernardo na kaya mag-spend ng kahit anong gusto niyang bilhin. Ayan. O yung mga bagay na gusto niyang gawin sa buhay niya, kasama ang mapasolo man, kasama ang kanyang mga kaibigan. Ayan. So, good for her kasi pinagtatrabahuan naman niya ito at hindi naman niya hinihingi. Okay? So, ito naman tungkol naman ito kay Jenilyn Mercado. Malas ba talaga si Cian Lim? Kasi daw itong si Jenilyn Mercado kamakailan ay na-aksidente sa motor. Oo, syempre nagalit si Dennis Trillo, no? O, kasi nga, ayaw niyang pagmotorin ang kanyang YP. Eh, kaso matigas ang ulo ni Jen. Gusto niyang parang ano din, itry din yung pagmumotor. Eh, kaso, sumemplang siya. Kaya sabi na, ano ba yan? Kakatapos lang ng inyong Love, Die, Repeat na teleserye. Ito na naman. Nakapitan ka ng malas ni ano ni Cian Lim. Nakapitan ng malas. Nakakaloka. Okay. O, may gagawing movie nga sila ni Dennis Trillo. At makakasama dito pala sa movie na to si Sam Milby. Ayan. Isang rom-com movie to na tiyak na magugustuhan ng mga tagahanga ni Jenilyn, Dennis Trillo, and of course, ni Sam Milby. Ayan. Okay? So, oras natin, alauna, Jess, ng madaling araw. And gusto ko kumustahin si Miss Emily Vasquez once again ng Israel. Oo, medyo nag-rest daw siya kasi nga magulo sa Israel. O, alam naman natin yung pangyayari yung mga gera-gera. Nakakaloka. Si JK Labajo ay makamasa. Oo, alam naman natin kung saan galing si JK Labajo, di ba? Hindi naman katulad ni Darren Espanto, sanay sa marangyang buhay kasi nga para yung nurse yung kanyang parents, di ba? So, ito naman si JK Labajo, talagang mahirap ang pamilyang pinanggalingan niya sa Cebu at namatay pa ng maaga yung kanyang mother. So, talagang laking lola na lang siya, laking lola siya, tapos wala, hindi sila ganun ka, hindi sila mayaman, kundi hindi nga lang, parang hindi nga middle class. Eh. Talagang mahirap talaga sila. Kaya nag-decide talaga siya na magpunta ng Maynila para pustro yung kanyang pagkanta. Ayan. So nagtagumpay naman siya sa The Voice Kids. Napansin naman siya. Ngayon, sikat na si JK Labajo. Ayan. Sa kanyang awiting buwan. At saka yung ano yung title ng kanta niya ngayon? Ere. Ayan. Yung nagmumura na humingi siya agad ng paumanhin, nag-apologize siya kapag may paring nakadinig nung pagmumura doon sa kanta na hindi naman daw sinasadya dahil nakasama talaga yung sa lyrics ng kanta. Kundi hindi mabibigyan ng justice yung song without that mura. So, ito kapag may nanonood sa kanyang babies, ganyan, yung mga sanggol, ako binubuhat ni ano. Lalo at pag may pakiusap yung parents na, buhatin mo naman yung anak ko, ganyan, pasanggol pa talaga, bubuhatin naman ni JK Labajo, ganyan. Tapos kapag siya po ay nasa isang piyesta, tapos tumuloy siya doon sa bahay po nung nag-host nung piyesta, o yung pinaka nag-sponsor ng piyesta, ganyan, Hermano Mayor yata, yung parang ganyan tawag. Tapos, naku, talaga nakipagbeso siya sa pamilya noon, no, nakatira doon. Pati nga yung lola, talagang ayaw na siyang pauwiin. Dito ka na lang tumira, iho. Sarap mga pagkain dito, ganyan. Ganon siya kaano. Ganon kabuong kasi JK Labajo. Talagang yung appeal niya pang masa talaga. Unlike Darren Espanto, parang pang ano siya, pang AB crowd siya. Pero Darren Espanto is very nice also, ha. Hindi po siya maldito. Mabait din siya. Sa katunayan, generous nga siya, di ba? Okay, yan po si Darren Espanto. At saka si JK Labajo na dati magkaibigan, ngayon din na nagpapansinan. Because, siyempre, nanggaling naman yung issue kay, ano, may mga patama kasi may mga parinig si JK Labajo kay Darren Espanto. Ayan, about kabadingan. Okay, ito naman si Christel Pulgar. Okay, hindi siya gaanong-ano, ha. Kumbaga, yung kanyang karir sa showbiz, parang hindi talaga niya naabot yung, ano, yung kasikatan, no. Pero, kilala din naman si Christel kasi siya po ay mula sa ABS-CBN. Ngayon, meron siyang masugid na manliligaw na isang Koreano na sinaman siya sa pagpapa-opera ng kanyang paa. Tapos, itong Koreano na to, ang pangalan ay si, tama ba itong pagbibigkas natin na to? Okay, Soyokha. Ito po yung Koreano na sinundan si Christel sa Pilipinas. At ang sumalubong, ayan, sa Koreano na ito, ay ang mami ni Christel Pulgar. Ayan. So, at least,
Bongga, di ba? Talagang, ibig sabihin, seryoso itong ano, Koreano, sa panliligaw dito kay ano, kay Christelle. Kasi sabi ni Christelle, parang di pa sila mag-boyfriend-girlfriend o mag-girlfriend-boyfriend. So, meaning to say, ano pa lang, di ba? Nililigawan pa lang siya, pinopormahan pa lang siya ni, ano, nitong, kumbaga, ibig sabihin, pumuporma pa lang sa kanya, naliligaw pa lang sa kanya, at hindi pa niya sinasagot ng matamis niyang yes. Yes na yes, si Miss Kawai, ang ating anim, ating viewer na taga-Kawai lang. Kaya si Miss Kawai siya, no message at all. Parang forever na siyang no message kanyan. Yan ay magiging ano niya, magiging magiging trademark niya. Si Miss Kawai na talaga siya for life. Miss Kawai for life. Si Elizabeth Oropesa, ano da, tanongin siya ha tungkol sa kung meron ba siya naging crush na kapwa niya actress. Abay sinagot niya si ano daw? Si Alma Moreno. Siguro ito yung mga panahon nung 80s pa, nung kasariwaan pa ni Alma Moreno. Ngayon naman talagang may ganda pa rin naman si Alma, pero parang din na, parang malusog naman na siya, kaya hindi na masyado napapansin yung kanyang yung kanyang kagandahan. Oo, so sabi niya she's very beautiful, sabi niya. So posible daw na ma-in love siya nung mga panahon na yun kay Alma Moreno. Kasi nagkasama sila sa pelikulang Si Malakas, Si Maganda at Si Mahinhin. Ayan na. O, siyempre, kasama rin sa cast dyan ang mga pareho na mayapa na sila Tito Eddie Garcia at Dindo Fernando. Ayan. Si Malakas, si Maganda at Mahinhin. Napanood ko ito sa Jensen. Oo, maganda itong movie na ito. Baklita ang mga pinapila no, na role ni Tito Eddie at saka ni Dindo Fernando. Tapos tomboy naman dito si Elizabeth Oropesa at si Mahinhin, si Alma Moreno naman. Ayan, okay? Yan po ating balita about Elizabeth Oropesa na maraming mga revelasyon sa kanyang guesting sa Fast Talk with Boy Abunda na nag-iisang Asia's King of Talk. Kuya Boy, I love you, Kuya Boy. Thank you very, very much. O, thanks a million, ayan, for all your love, support, and help. Ayan, your undying love and support. Thank you so much from the bottom of my heart na nag-iisang Kuya Boy. Ayan, so my big angel, Kuya Boy Abunda. Sana panoorin niyo po lagi ang kanyang Fast Talk with Boy Abunda. Mapapanood dyan weekdays, Mondays to Fridays. Ayan, from 4:40 p.m. onward. So, pero mga 15 minutes, 20 minutes, ganyan. Pagka big stars, mga 30 minutes po. Inaabot yung kanyang talk show na yan. No? Napasok sa top 10, top rating shows ng GMA 7, ng Kapuso Network. Kapuso, ano mang kulay, sa GMA kumikinang, sa GMA lumilinaw, kumikinang, lumilinaw, Kapuso, ano mang kulay ng buhay. Uy, ayan, nag-vlog tayo, di ba? Kahit super, super late na. Kasi syempre, hindi tayo nakapag-vlog ng Lunes Santo, Martes Santo, tapos Miyerkules, Huwebes, tapos syempre Good Friday, nangilim naman tayo. Tapos ngayon, ano na nga ngayon eh, no? Happy Easter na ngayon, diba? Linggo ng pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Praise God! Okay. So, ating balita about Elizabeth Oropesa. Ito, dumako naman tayo sa kay Mami Min Bernardo, ayan, napakaganda ng kanyang mensahe sa kanyang daughter, sa kanyang famous and rich daughter na si Catherine Bernardo, no? Makabagbag damdamin actually yung kanyang birthday message na ating babasahin, ayan. Okay, nasaan na ba yung ating, nawawala yung messenger dito. Nawawala yung messenger. Saan yung ating messenger dito? Wait lang. Okay. Ba't wala na yung messenger dito? Ha? Paki-check mo. Baka na ano lang, may napindot lang dyan. Ay, ito. Dapat meron yan, di ba? Sabihin mo, wala ang messenger niyan. Okay. Akin naman na yung red cellphone. Pwede, may makakabasa naman yata ako dyan. Pero paki-check mo na dyan yung messenger. Paki-balik mo siya. Oo. Ito yung sinabi ni ni Mami Min Bernardo kay para sa kanyang daughter, ang kanyang loving daughter. Shout out to you, my daughter. You haven't felt okay lately, but you get up every day and refuse to quit. O, ibig sabihin,
Kahit na broken-hearted, hindi sumuko, patuloy na nagtrabaho. And really appreciated your desire to talk and share your problems, ideas, and opinions. And very much appreciated how you consider the guidance of our family and every step of the way. Ayan. Oh, tama. Okay. And every step of the way. Happy 28th birthday. We love you. Ang ganda ng mensahe, di ba? Okay, shout out to you, my daughter. You haven't felt okay lately, but you get up every day and refuse to quit. And really appreciated your desire to talk and share your problems, ideas, and opinions. And very much appreciated how you consider the guidance of our family in every step of the way. Happy 28th birthday. We love you. 28 years old na po si Catherine Bernardo. Ayan, at pinaka-happiest birthday niya this year. Oh, diba? Isang malaking sampal yan kay ano? Kay Daniel Padilla na masaya siya sa kanyang kaarawan ngayong taon na to. Oh, so hindi siya masaya nung mga nakasama niya pa si ano. Masaya naman na siya for sure. Talagang happy naman siya. Hindi naman pwedeng ano yun, itago, no? Talagang ano nga, halos, di ba? Kung makalingkis nga siya kay Daniel, di ba? Talagang alam na alam mo talagang sobrang love niya si DJ before. Oh, pero syempre, may ano yun, may kasamang pasak. Pinapasakitan niya si Daniel. Ayan yung mga na-invite niya na na-invite niya na kung sinong gusto niyang imbitahan before kapag birthday niya. 'Di ba? Syempre may ano. Oo, meron talagang meron siyang kumbaga ay siya ay kumbaga sinusunod niya kung ano sasabihin ni Daniel sa kanya. Tsaka parang ano siya, parang syempre ano siya, parang umiiwas siya sa gulo, parang ganun. Hindi siya pwedeng mag-decide on her own, 'di ba? Na imbitahan ko si Alden, imbitahan ko si Jericho, imbitahan ko si Joshua Garcia, imbitahan ko si Dominic Roque. Hindi pwede 'yon. But now pwede na nga. Nagagawa niya na 'yung lahat ng gusto niyang gawin. Ayan. So dahil nga siya ay malaya na. Oh, dapat kinakantahan siya ng malaya ka na. Malaya na siya. Okay? So yan po ating balita about Mommy Min Bernardo na napaka ano ng kanyang ano no. Kumbaga very ano ba tawag doon? Makabagbag damdamin, ayan. Kumbaga talagang mula sa pusong pagbati ng kaarawan para sa kanyang minamahal na anak na si Catherine Bernardo. Si Shaira Alimudin Moro, ito po yung ano no, siya po yung tinatawag ngayon na binansagang Queen of Bangsamoro Pop, no, na nagpasikat ng Awiting Selos na kopyang-kopya po sa melody o music ng Trouble of Friend ba yun? Oo. Teka lang, wait lang ha. Ano nga yung title nun? Trouble is a Friend. Ayan, Trouble is a Friend na pinasikat ni Lengka. Si Lengka pala ay sikat na singer noong 2013. At 2000, ano ba? 2000, ano siya? Parang ganyan, 2010 yata, di ba? 2009. Kasi merong isa dito yung 2013. Ito naman yung Indonesian band. Na ito daw follow-up single, no? Kasi hindi pa nga na-resolve yung kanyang issue dito sa copyright, no? Sa Selos, na kopyang-kopya sa melody o music ng Trouble is a Friend. Ito ngayon ay meron naman siyang panibagong copyright issue sa Forever Single o Walang Jowa. Oo. Alam, for sure, alam naman ninyo yung song na yun, yung danceable song na Selos, na sikat ngayon, viral na viral itong song niya. Kaso nga, tinanggal sa YouTube because of copyright issue. Ayan. So ito naman, panibago na naman na copyright issue, ang Awiting Forever Single o Walang Jowa, na kopyang-kopya naman daw sa Indonesian band na Papin Ka. Na ang awitin ay Masi Mensin Tainya. Okay, Masi Mensin Tainya. Uy, nakakaloka, di ba? Okay, sayawan mo na si Guwapa and Superbutang Amigang Liza 89 ng San Francisco, California. Inday ayuda dahil nag-share siya ng fabulous blessings sa atin na meron ka na agad 500 pesos mula kay Guwapa and Superbutang Amigang Liza 89 ng San Francisco, California, USA. I'd like to greet you again, Guwapang Amiga, my BFF for life. Ayan, thank you so much. And I'd like to greet also your hubby, si Sir Al. I'm happy for you. Ayan, he's back to your life. O, diba?
talagang very powerful talaga yung mga dasal natin. And of course, your children, your kids, no? Si Maritoni, your lawyer daughter, si Marlot, the nurse, the Coleyala, Miss Alisa, the young guapo businessman, si Steven, ayan. So narito si Inday Ayuda, here's Inday Ayuda, para sa kanyang sayo lang pasalamat sa iyo, ayan. Guapa in superbutang amigang Liza 89 ng San Francisco, California, USA. Congratulations, ayan. And maraming salamat. Sila po ay, hindi natin masyado na silayan na sa vlog, no? Actually, matagal na din na silayan, pero may pa-regular naman silang ayuda. Katulad ni Ma'am Erlinda Reblando, kasi may mga pinagkakabalahan naman. Oo, pag may mga, marami na rin silang mga inaatupa, ganyan. So, tayo naman ay swerte pa rin kasi nariyan pa rin siya. Nariyan pa rin sila to help me, ayan. Hindi pa rin ako kinakalimutan. Andyan pa rin yung support nila, always, okay? And of course, si Friendship Lloyd Agatula Conte, na kapag nakapanood ng live sa amin, ay talagang always meron siyang sinishare na blessing sa amin ni Inday Ayuda. And si Baby Yowen, mahal na mahal din niya. Si Miss Chidu, of course. The jet setter, Miss Chidu. How are you na, Miss Chidu? Oo, Miss Chidu is very, very kind, sweet, and very loving. Ayan, na ating talagang, kumbaga, ano siya, knight and shining armor din siya. At mahal na mahal niya. Oo, si Baby Yowen. Thank you so much. Ayan, huwag mo nang tagalan. Maraming maraming salamat, Miss Chidu. And of course, she's from Dubai and marami siyang mga project kasi binibless siya ni Lord because marunong siya mag-share ng kanyang biyaya sa kanyang kapwa na alam niya mga talaga nangangailangan. Ayan. Siyempre, isa ako sa mga tinutulungan niya, and of course, si Baby Yowen. And of course, I'd like to greet also her loving sister in America na just like her, she's also pretty. Ayan. I don't know the name of your sister, kaya sinasabi ko na lang, your sister in America. Okay, Miss Chidu. How are you again, Miss Chidu? Maraming maraming salamat sa lahat ng mga loves mo sa amin at suporta at mga tulong mo sa amin dito sa aming vlog. Ayan. And of course, kay Baby Yowen. Tagal naman. Okay, so oras natin, 1:26 a.m. na ng madaling araw. Maraming maraming salamat sa ating 46 live viewers. Maraming maraming salamat sa inyo. Naantok na yata sila kasi sila nagme-message. Understandable naman kasi madaling araw na. Okay, so narito na si Inday Ayuda para sa kanyang sayo ng pasalamat para kay guapa and super buutang amigang Liza 89 ng San Francisco, California, USA. Thank you so much, Inday Ayuda. Ayan, para sa inyong pasalamat for, of course, guwapa yung superbutang amigang Liza 89. Sunod mo yung favorite ko, ha? Oo, inuna mo pa pala yan. Okay, si Evelyn Madamba, Happy Easter from Foster City, California. Thank you so much, Evelyn Madamba, for watching my vlog. And parang first time kong nabasa your name, mo. Oh. Thank you so much. And welcome to welcome to our vlog, ayan, NoSleep Edition, here in NoSleep Edition. Thank you so much. Maraming salamat. Pakisulat mo na si Miss Emily Vasquez. Okay, so here our next topic, yung ating bibigay na balita about si Shaira Moro nga, ayan, Shaira Alimudin Moro na sikat na sikat nga yung kanyang selos, no? Talagang, actually sa Facebook makikita mo pa siya, pero sa YouTube meron din, mga remix, no?
Oo, parang bakit ganun? Ba't hindi yun na ano na copyright? Kasi remix nga pala siya. Okay, so si ano, si Shaira ay binigyan ng advice ni Moira, ayan, ni Moira de la Torre, na, oh bakit ano yun? Na dapat daw, hinaan mo lang, dapat daw, kapag ano daw, kapag may ano daw, may nagmamayari nung song, especially the melody or music, dapat daw ay ibigyan mo ng credit. O wag ka daw basta-basta nagagamitin yun nang hindi ka nagbibigay ng credit o paalam doon sa pinaka-owner nung music na yon, nung kanta na yon. No, hindi naman daw kasi yung kanta eh, yung music daw talaga kasi iniiba naman ang lyrics, ginagawa naman Tagalog. So, ang naging problema niya dito ay hindi naman yung lyrics ng Celos kundi yung music o yung melody. Ayan. Okay, kasi iba yung nung gumagawa ng music. So, kaya umangal ngo yung kampo ni Linka. Ayan. Linka ba pangalan niya talaga? Linka, okay. Na meron pa siya isang song. Ano yung song niya na isa? Si Our House ba yun? Oo, nakalimutan ko yung title. May sikat pa siya na pwede mo siyang i-google. Akin na nga yung red na ano. Songs of Linka. Tingnan natin. May mga sikat pa siyang mga kanta. Oo, si Linka. Kaya sabi ko, hindi yun ang title. Siyempre iba yung title nun. Ilalagay na natin, Songs of Linka. Lalabas na yun, siyempre. Ayan. Okay, thank you so much sa panunood mo, Madam Evelyn. Madam ba? O Miss Evelyn? O Ma'am? How are you? Linka Songs. First time mo po bang, first time mong nanood sa amin? Dito sa vlog, ayan. Or matagal ka ng everything at one. The show yata. The show ba? Trouble is a Friend. The Show ang title, yung The Show. Sikat na sikat din tong The Show na to, ayan. Okay, so dire-diretso tayo. Kaya tama yung advice ni Moira na bigyan dapat ng kredito kung sino man yung nagmamayari nung music o melody nung song. Nakatulad nga po na gayang-gaya naman kopyang-kopya talaga yung music, no? Yung melody ng Celos dito sa Trouble in a Friend? Trouble in a Friend ba yun? Trouble is a Friend, ayan. Trouble is a Friend, okay? Maraming salamat, ayan, sa ating 49 live viewers. So, ito naman ang another chika naman natin tungkol naman to kay Marquis Troim. Pambato siya ng Pinas para sa Mr. Universe 2024. At least, meron naman siyang project. Kasi ano to, nakikilala na lang siya sa mga stage play. Ang dami niya na, di ba, kinukwento ko naman before na talagang tinry niya na ang lahat pero hindi talaga siya nagtatagumpay. Ngayon, mga pasali-sali na lang sa mga ganito. Pero at least, siya po ang pambato natin sa Mr. Universe 2024 na gaganapin sa Hollywood, California sa September. So sana masungkit niya yung corona, no. Siya po makauwi ng corona bilang title holder na Mr. Universe 2024. Siyempre susuportahan din siya ng ating mga kababayan kasi marami din naman mga nakakilala dito kay Marky Stroim. Ayan, ano 'yan, Singkamas? Okay. So, 'yan po ang ating balita about Marky. Yes, baby Owen, how are you? How is your day? How is your day? I'm okay. You're okay? Yes, it's very okay. Ayan. Okay, si ano naman, si Morissette Amon naman, ay gusto makagawa. Di na yata siya Amon, iba na yung apelyedo niya, no? Kasi nga nakapag-asawa na siya. Okay, gusto niya makagawa ng Visayan songs. Eh kung gusto mo naman gumawa, kasi nga gumagawa na daw sila Casey Tandingan, si JK Labajo, kasi para sila mga Bisaya. Tapos si ano, si Kyle Echari, na isang Cebuano din. Ngayon, may mga nagsasuggest na kung gagawa ka din naman ng Visayan songs, why don't you revive the songs of ano, 'di ba? Yung mga hit songs of the late Susan Puentes kasi bagay naman sa boses mo. Ayan. Oh, yung mga kantang Usahay, 'di ba? Matod nila. Ano pa ba yung mga pinasikat ni ano? Although hindi siya ang original, pero nag-revive din yun ni Susan Puentes. Tapos marami siyang original actually na Visayan song na pwedeng kantahin ni Morissette. At bagay naman yun sa boses niya kasi magkahawig naman sila ng boses ni ano, ni Susan Puentes. Babaan lang niya kasi huwag niyang ibirit kasi pag binirit niya na yung mga Visayan songs ni ano, ni Susan Puentes, may iba na yung dating nun, no? Tsaka na yung dating nun. Okay? Si Janine Desiderio naman ay magigest sa kanyang daughter sa 10th anniversary concert nito, no? Si Janela Salvador na gaganapin sa New Frontier Theater. I don't know kung kailan kasi naman tayo aware sa kanyang mga activities. Pero yun ang ating
nabalitaan na itong si Janine Desiderio ay magigest sa kanyang minamahal na daughter na si Janela Salvador, na parang asot pusa rin yung ano nila, yung relasyon nila, pero at least ngayon mas nagiging closer na sila. Ayan, kasi hindi mo sino ba naman ang pupuntahan mo kundi nanay mo pa rin. At saka nakita naman ni Janela na nung siya ay nabuntis, no, maaga nabuntis, nagpunta pa ng ano, ng Europe yung mom niya para alagaan siya doon. O imaginein mo yun, 'di ba? Inaaway mo, pero nakita mo naman yung pagmamahal at pag-aaruga sa iyo, 'di ba? Si Francis Magalona ay naging ano pala? Naging karelasyon pala daw dati ni Coca Nicolas. O ito po yung revelasyon ni Dinky Do Jr. sa isang panayam sa kanya sa isang vlog. Oo, nagkarelasyon kasi daw siya talaga yung ano, prosigidong mali, siya talaga yung serious na admirer ni ano, ni Coca Nicolas, na malaki na raw yung nagastos niya. Tapos na ano daw siya, nalusutan daw siya ni Francis M. Porque siyempre mas pogi si Francis M that time. Talagang sariwang-sariwa. Ang sinagot daw ni ano, ni Coca Nicolas ay si Francis Magalona. Kaya galit na galit daw siya. Noong mga panahon na yon, selos na selos daw siya dito kay Francis Magalona. Hindi ito na balita, ah. Oo, kasi hindi mo tayo aware na naging ano pala, naging mag-on pala itong si Francis Magalona at saka si Coca Nicolas noong 80s. Oh, ito po ay ibinulgar ni Dinky Do, ayan. So, may mga ano noon, may mga issue noon na, 'di ba? Yung siyempre magkakaibigan si Coca Nicolas, si Pepsi Paloma, ayan. So, natanong na rin siya about dito sa issue ng TBJ and Tito Vic and Joey sa rape issue. Pinabulaanan po ito ni Dinky Do Jr. Wala raw itong katotohanan, kundi gawa-gawa lang ito ng namayapang manager o ni Coca at saka ni Pepsi Paloma, na siyempre magkasama na sila, no, ni Ray de la Cruz, si Pepsi Paloma. So yun daw po, isang malaking gimmick lang. Tama nga pala sinabi ni Coca Nicolas sa interview sa kanya ni Julius Babaw. Samantalang si Hil Guerrero sa panayam sa kanya ni Morley Aliño, nako, parang naniniwala siya dun sa issue. Oo, sabi nga, yun daw po ay talagang gawa-gawa nga. Kasi mahilig pala talaga sa gimmick itong si Ray de la Cruz na nabubuhay pa siya. Gusto niya lagi napapag-usapan ang kanyang mga alaga. Which is okay naman kasi napapag-usapan. Pero wag naman yung manapak ka o managasa ka ng tao na wala namang kinalaman doon sa... Walang kinalaman o walang ginawang masama doon sa alaga mo. Tapos gagawa mo ng ano, 'di ba? Gagawa mo ng inventong balita na ginahasa, hindi naman pala totoo. Sabi ni Christian Paul Ripalda, Tita Tons, happy Easter Sunday at happy 48th birthday pala kay Vice Ganda. Okay. Yes, okay. Happy 48th birthday. 48 pa lang ba si Vice Ganda? Ang sabay, bata-bata pa naman siya. Maniwala na tayo, no. Hindi naman yata hindi naman yata nagbawas edad si Vice Ganda. Oo, kasi o sa mukha naman niya, mukhang 48 naman siya. Tama naman, o. Hindi naman siya mukhang 50. O, at saka ano naman kasi, di ba, laging inaayusan, ang kapal-kapal ng foundation. So talagang makita mo, sariwa, di ba? Siguro hanggang pagtanda, ganun pa rin siya, laging kimpal-kimpal yung ano. Patong-patong, ibig sabihin, yung kanyang foundation. Kaya hindi mo mahalata ang edad niya, kahit na mag-60 years old na siya. O, di ba? At sariwang-sariwa ang kanyang Papa Baguettes na si Ayon Perez na nasa siguro 30s na rin yata si Ayon, mga 31 na rin siguro, 'di ba? Hindi man sila nagkakalayo ni ano, ni Vice Ganda. Ayan. Na sabi ni Paulo Conte, san tanungin siya, are you happy na ang It Showtime ay nasa GMA 7 na? Yes. I'm very happy for them. Kasi mga pareho ko naman kaibigan si Vice at saka si Bong Navarro. Ayan. So, baka naman totoo ang sinasabi ni Paulo Conte. Hindi naman siya nagpa-plastic. Ayan. At willing na willing siyang mag-guess sa It Showtime. Yan ay kung i-guess siya ng It Showtime. Malay mo, wala namang balak ang It Showtime na i-guess ka, kuya. Oo, diba? Oo. Siguro baka kapag isinama mo si Yen Santos, mag-guess kayo. Oy, meron pa tayong another ayuda kay Miss Friendship ng Car Cebu. Nagkaloob siya sa atin. Alam naman natin kung magkano pinagkakaloob niya sa atin. Si Emily Vasquez muna ang sasayawan ni Inday Ayuda after Miss Emily Vasquez ng Israel, ay sasayawan naman si Miss Friendship ng Karkar Cebu ni Inday Ayuda. Okay, narito si Inday Ayuda para sa saya ng pasalamat for Miss Emily Vasquez na na-miss natin sobra. She's from Israel.
you, Inday Ayuda. Para kay Miss Emily Vasquez ng Israel. Sabi ni Mark Andrew Prim. Hello po. Ayan. Okay. Hello din. Hello also to you, Mark Andrew. Ayan. How are you? You're from the Philippines. I know. Christian Paul Ripalda, dapat sana turuan ng leksyon ng sinasabing mga agaw ng asawa at ito ay nabahag ng buntot. E dating artista ng Kapuso na sikat, medyo nalalaos. Malalaos yan sa kapamilya. Dapat sana turuan ng leksyon ng sinasabing mga agaw ng asawa. Fake news daw yun. No? Huwag daw kayo maniniwala, Christian Paul Ripalda. Mark Andrew Prim, nakatatawa si Christy, pinipilit pa rin talaga na di na daw makakapirma si Willie sa TV5. Dinidiin niya talaga kasi malakas daw ang source niya sa loob. Totoo ba? Ayan. Di ba sa kanyang ano, sa kanyang vlog sa Showbiz Now na binalita niya na napipirma na ng kontrata si Kuyang Willie Revillame? Well, siguro may pag-uusap na o kinausap na siya ni Willie Revillame. Siyempre, alam mo naman na taga TV5 si Manang Christy Permin, kailangan makipag-ayos siya kay Manang Christy or else babanatan siya ng babanatan na naman tuloy-tuloy. Ayan. Parang ano na nga, nagme-melo touch na nga si Manang Christy Permin, no? Si Okray, si Chaka, oo, na feeling powerful, di ba? Patuloy ang kanyang pagiging kumbaga, talagang siya ay talagang butangera, parang nakaluloka yung mga ginagawa niya, di ba? Na hindi talaga siya tumitigil, niya tinatantanan yung mga paulit-ulit, paikot-ikot na mga artistang kanyang mga subject, ayan, na ilan lang naman, di ba? Yung mga 10 artista, inikot-ikot lang niya. Tapos isa Showbiz Now na ilang topic lang, isang oras na yata, ilang artista lang yung natatakil nila. Unlike dito sa atin, napakarami nating mga issue na tinatakil dito sa ating blog and solo o sa Nosip Edition. You're welcome, Sir Peter. Sabi ni Miss Emily Vasquez. Thank you so much, Emily. Ayan, sa isi-share mong blessing sa amin. Maraming salamat from the bottom of my heart. Ayan. And of course, Inday Ayuda's heart. Nagpa-thank you kay Miss Emily Vasquez. Ayan. Thank you so much, Miss Emily Vasquez. And of course, mamaya sasayawan mo naman si Miss Friendship ng Carcar Cebu. Kasi meron kang 200. Kaya meron kang agad 700 pesos. Direct Junin. Ayan. Okay. Si Kim at Paolo. Ayan, kaya Kim Pao. Kim Pao Love Team. O si Kim Chu. Kim Chu. Ayan. Chu. yung Family Chu. sa Can't Buy Me Love. Kim Chu. Ayan. Kim Chu at Paolo Abilino. May relasyon na nga ba? Christian Paul Ripalda, and speaking of Kuya Will, nag-spend ng Holy Week sa private resort niya kasama si Coco Martin, Jan Estrada, Cherry Pie Picachi, at Priscilla Mireles. Ayan. Hindi pa nakasama si Julia Montes. Para baka doon sila nag-spend ng kanilang Holy Week. Okay. So, bakit sinasabing nagkakamabutihan na ang dalawa? Kasi dinadalan daw ni Kim ng food. Oo, tuwing may taping sila ng What's Wrong with Secretary Kim ni Paolo Abilino, dinadala niya to ng food, ng mga kung ano-ano mga niluluto niya, mga pasta, ganyan, sa set daw. At kapag nakikita mo doon sa set, para na sila mag-asawa. Ganyan, nakuha. agad na ikaw ay bumigay, girl. Oo, katatapos lang ninyo ni Sian Lim. Sabagay, di ba, gusto mo makalimot agad sa naging bad experience mo, naging pangit na hiwalayan, mas magandang makahanap ka nga agad, makatagpo ka ng guy na pupuno ng iyong sumasakit mong puso, parang ganyan. Oo, yung ano, di ba, yung kumbaga heart, ano ka, broken hearted ka, so merong guy na nariyan para sa iyo na magpapasaya sa iyo. Ayan, kapag may nagpapasaya na sa iyong bagong guy, makalimutan mo siyempre yung ex mo. Ayan, na lagi sinasabi naman ni Kim Chu na hindi kami magkaaway ni Sian. Okay kami, ganyan. Kaya pala talakan ng talak, di ba? Pag walang camera. At ito namang balita about Sian Lim at saka yung Iris Lee. Pinapakalat nila na magkasama pa daw si Kim at saka si Sian. Magkarelasyon pa si Sian at saka si Kim. Jowa na raw ni Sian itong si Iris Lee. At live-in na raw sila. Sa bahay na raw ni Sian nakatira itong si Iris Lee. Ano ba yan? Anong klaseng balita yan? My gosh.
pwede ba naman yun, di ba? Hindi naman, hindi pwedeng itago yung ganun. Kung meron man, no, meron na mamagitan dito kay Iris Lee na to, ako palagay ko, front lang niya to, na para pasakitan din si Kim Chiu na nawala si Kim Chiu sa buhay niya, may bago siyang girlfriend. Pero yun ang pinaninindigan yung ating source na kaibigan nating actress na hindi po totoo na may relasyon si Sian dito kay Iris Lee. Kundi ang kanyang karelasyon nga, yung tulad ng ating sinasabi, ay yung Gay Top Executive. Ayan. TV and Film Executive. Okay, another chika naman natin, si Mami Junicia Pacquiao at ang kanyang live-in partner na si Mike. Okay, Yamson, ay ano pa rin pala? Oh, going strong. Still intact yung kanilang relationship. O, oh, diba? O, oh, ang edad na pala ni, ano, ni Mami D, 75 years old. 27 years ang age gap nila, no? Ni Mike Yamson na 48 years old na ngayon. At, nakuha, very, kumbaga, very proud na binati ni Mike. Itong Mike na to, isang dating DI. Nagulat ako, DI siya, pero di ba may diferensya sa paa? Hindi naman siguro ano yun. Kaya naman siguro niya magturo kahit meron siyang problema sa paa. O, ibig sabihin, talaga magaling siyang dance instructor, ha? Yung mga iba, parang di naman kaya yung ganun. Kasi ang hirap pag sumasayaw. Siguro baka melo-melo lang yung sinasayaw nila ni Mami D at saka yung mga dini-DI niya. Ayan. Okay, so, yun nga, pinost ni ano, yung kanyang pagbati, no? Nag-video pa siya. Binati niya si Mami D ng happy 10th anniversary. So 10 years na sila, isang dekada na sila kahit nung una, hindi pabor si, of course, si Manny Pacman Pacquiao, si boxing champ, parang di niya feel yung relasyon ni Mami D kay Mike, no? Kasi baka peperahan lang, wala naman siya nagawa kasi mahal naman ni Mami Junicia itong si Mike Yamson. At kasi Mike, naku naman, inaalalayan naman lagi niya si Mami D. At saka, sino pa bang makukuha na lalaki ni Mami D? My gosh. Kahit na mag-ikot pa siya sa buong mundo, wala na siya mag-get lag. Mabuti nga, merong nanligaw sa kanya, di ba? Baka naman si Mami D ang nanligaw din. Baka naman si Mami D ang nanligaw kay, ano, kay Mike Yamson. Okay, so, ang ganda nung ano, no, Trouble is a Friend. Ang ganda ng song, no? Oo, kailangan baka makapiright tayo. And ako, may utang pala ako kay, ano, kay tawag nito, kay Miss Friendship ng Carcar Cebu. Sabi niya sa akin, ni-request niya na wag na siyang sayawan, kantahin ko yung Who Broke Your Heart. Ayan. So, tinignan ko kagabi yung kanta, ganyan-ganyan. So, I don't know kung makanta natin mamaya. Abangan na lang, abangan mo na lang, Miss Friendship ng Carcar Cebu. Pasensya ka na kung hindi ko natin makanta ng tama. Okay? So, yan po ating balita about Mami D na going strong, still intact ang kanilang relationship ni Mike Yamson. Meaning to say, masaya sila sa isa't isa. O, walang pwedeng kumontra sa kanilang pag-iibigan. Harangan man ang sibat. O, wala. Wale. Ayan. O, you and me against the world. Wale. Diba? Basta sila ay maligaya, masaya. Okay, yan po ating balita about Mami Junicia Pacquiao. And of course, ang kanyang jowang si Mike Yamson. Ang oras natin ay 1. Ano na ba? Anong oras na? 1:48. So meron lang tayong mga almost 1 hour. Ayan, 2:30 po tayo magpapaalam today kasi nga nag-start kami alauna na. So isang oras kalahati lang po tayo magkakasama dito sa No Sleep Edition. No Sleep Edition talaga. Okay. Sabi ni, ayun, nabasa na natin si Christian Paul Ripalda. Thank you so much sa ating magsi-70 na live viewers. Maraming salamat. Okay, yung ano pala, yung Isla Amara na pag-ari ni Catherine Bernardo at saka ni Piolo Pascual o na matatagpuan sa El Nido, Palawan. Alam nyo ba yung deluxe VIP ay nagkakahalaga ng per night at 20,000 kapag dito kayo nag-check-in. 20,000 per night. Ang pinakamababa nila na room is 8,500 pesos. Kasi isang sosyalin ito na resort, no? Itong Isla Amara, owned by Catherine Bernardo and Piolo Pascual. Dito nga nag-celebrate kamakailan ng kanyang 28th birthday si Catherine na ang dami palang bisita. Ang dami mga artista na dumating, mga non-showbiz friends niya. Pero syempre yung mga na-mention lang, sila
Aldin Richards, Jericho Rosales, tapos sino pa ba? Siyempre sila Maymay Entrata, si Joshua Garcia. Nandun din pala si Joshua Garcia, yung girlfriend niya, tapos si Robbie Domingo, tapos yung wife niya, si Michelle D, tapos si Maymay Entrata, si Kakay Bautista, hindi mawawala yung mga ano niya yan, mga BFF niya yan. Tapos I don't know kung nakarating si Sofia Andres, hindi ko na dinig kung nakarating si Sofia Andres na matalik na kaibigan din, no? Very close to Catherine Bernardo. Tapos sino pa ba? For sure siguro nandun din si ano. Dumating din si ano si Sofia Andres, no? And of course Rhea Atay, di pwede ba mawawala 'yun eh, 'di ba? Sa kasal nga nagpunta siya. Okay, sa civil wedding ni Rhea Atay din sa kani Sanjo Marudo. Dominic Roque dumating din. Oo, tapos si Aldin Richards kumanta ng Bakit Ngayon Ka Lang, kaduet ni Kakay Bautista, na medyo na mali yung pagkatono niya, parang naloka siya, parang may sinabi siyang word na natawa yung mga bisita. Tapos inarana naman daw ni Jericho Rosales itong si Catherine Bernardo ng awiting Ang Huling El Bimbo. Ayan, na palakpakan ng lahat at kilig na kilig naman daw si Catherine Bernardo habang pinapakinggan ang song na yon na inihandog sa kanya ni Jericho Rosales. Sabi ni November Ryan, Happy Easter Tita Tos and family. Thank you so much November Ryan for watching again my vlog. Okay, so ang ganda ng ganap sa karawan ni ano, happiest, this is my happiest birthday, sabi ni Catherine Bernardo. Oh. Ano masabi dito ni Daniel Padilla? Thank you for making this is my happiest. Oh, ganda, di ba? Thank you for making this my happiest. Ibig sabihin, malaya na kasi siya. Nagagawa niya na nga ang lahat-lahat ng gusto niyang gawin sa buhay niya. Unlike nung sila pa ni Daniel Padilla, siyempre ano siya, may pinangilagan siya, medyo iwas siya doon sa mga gusto niyang gawin kasi nga parang iniisip niya muna baka ikagalito ng boyfriend niya. Yung magdamit nga lang ng medyo sexy, galit na si Daniel, conservative. Oh, 'di ba? Ayaw nga mag-ano, ayaw nga mag-underwear ng pictorial. Ayaw nga ni Daniel Padilla na mag-pictorial na naka-underwear siya. Oh, 'di ba? Inano siya, inaawitan siya noon ng Benz na mag-underwear yung kanilang mga underwear na undies, ganyan. Yung undergarments, ganyan, na i-endorse ni Daniel Padilla, pero umayaw si Daniel Padilla. Ayan. Kasi ayaw niya makita ang kanyang bukol. Oh, diba? So ngayon, carry na ni Catherine na magpakita ng cleavage, mga sexy outfit na sinusuot niya. Isa nakabukaka pa siya. Ay, nung panahon nila ni Daniel, hindi pwede yun. Hindi po pwede talaga yung ginagawa niya na ngayon na talagang kayang-kaya niya nang gawin, no? Kasi nga, siya na mismo nagdesisyon ng kanyang sarili, which is good for her, kasi nga, tama lang naman yun, kasi, uy, ano yan, hindi naman na bata si Catherine Bernardo, 28 years old na siya. What happened, Bibi Owen? Ba't sumigaw si Miguel? Oo. Si Miguel, our baby dog, sumigaw. Ngayon lang siya umingay, behave yan siya pagkaano. Pag nagbablog ang inyong Tita Tos, Peter Ledesma, silang mag-ina ni Nani, babe, ganyan. Nakita sila na Belia Flores na nag-host. Ay, Belia Flores, baka magalit pag ma-ano tayo. Isigawan tayo pag ano, maingay tayo. Kasi naman ito dog show, no? Dapat tahimik ang paligid, di ba? Okay, so our time now is, naku, mag-aalas dos na madaling araw, ha? 7 minutes na lang, mag-aalas dos na madaling araw, okay? So, another chika naman natin. Ito naman tungkol naman to kay Asinet Briones. Abay, nakukontak na raw siya ng kanyang mga kaibigan. Is this true? Kasi sa post ng isang friend niyang rich na si Willie Chu, ay sabi niya, see you soon, my friend, Asinet. Ayan. Ibig sabihin, may contact na siya kay Asinet Briones. Na, di ba, tagal nang walang balita about Asinet na nasaan na ba si Asinet, ganyan. Nakakulong pa rin ba, 'di ba? Ano ba nangyari sa kanya? Samantalang kapag pinapakita yung kapag sinisilip mo yung kanyang Facebook, masaya siya. May mga interview siya before that, 'di ba? May mga interview siya kay Morley Aliño, kay Julius Babaw. So ano nangyari sa kanya after that, 'di ba? Kasi nga may problema sa kanila ng kanya. May problema sa kanya sa pagitan ng kanya. O ang problema ay nasa kanya at pagitan ng kanyang mga anak. Ayan.
na I don't know sino nagsasabi ng totoo sa kanila, pero para sa akin kasi, 'di ba, nanay 'yan, 'di ba? Bakit ginawa niyo sa nanay niyo 'yan? Okay, hindi naman yata maganda. At saka may nagpapatunay naman even Isabel Rivas na very close to Asenet, na hindi naman daw talaga lulong sa casino itong si Asenet. Eh, ba't ginanyan niya yung nanay niyo? That's bad. Ayan, hindi masaya yung father niyo na sumalangit na ang kaluluwa. Si Alex sa Ilacad at saka si KD Strada, naku, pang-teatro na lang daw. Bakit? Bakit pang-teater na lang sila? Kasi ngayon mga sunod-sunod nila na proyekto sa teatro lang. Parang di sila nabibigyan ng teleserye ng GMA, tuloy ng ABS-CBN. Taka GMA na sila ng ABS-CBN. Parang kung meron mang binibigay, parang support, ganun. Parang di na sila pinagbibida, samantalang pangbida naman ang dating ni Alexa Ilacad at ni KD Strada, di ba? So bakit? What happened, di ba? Sana bigyan naman sila ng chance ng ABS-CBN na makapag, ano, di ba, makagawa ng teleserye na pagbibidahan nila. O itry ninyo, subukan nyo naman, hindi yung puro theater na lang yung ginagawa, di ba? Buti sana kung mga ano, yung mga sikat na mga international stage play, yung mga, di ba, yung pinapanood ni Miss Chidu. Phantom of Opera ba yun? Okay, hi Miss Chidu, thank you so much. Okay, so yan po ating balita about Alexa Ilacad and KD Strada dito sa No Sleep Edition. Ano ba yung background natin pag No Sleep Edition? Wala bang ano yon? Ano ba yung dati? Tats by Tats ba yon? Ano ba yung ano natin? Kay DJ Ruel. I thank you so much DJ Ruel for allowing us to use your songs. Ayan yung mga music mo, yung mga remix. Thank you so much. Ayan, thank you very much. Miss Pretty na, Miss Generous pa. Nori Bermudez is in the house. Happy Easter GF. Ayan, oy. She's my girlfriend. Oh, is my girlfriend. Nori, at babae na rin naman ako eh. She's my girlfriend too, 'di ba? Ibig sabihin, babaeng kaibigan ko. Ayan, si Nori Bermudez, pretty na, generous pa. Baka sayawan siya ngayon ni ano, ni Inday Ayuda. Ay, meron akong GCash ha. Ang GCash ko ay 0916-308-2273. 0916-308-2273 sa ilalim ng aking pangalang Peter Sinamban. If you want to share your blessing na direkta sa aking GCash, 0916-308-2273. Peter Sinamban. And of course, ang ating super chat courtesy of YouTube. Thank you so much YouTube for giving us commercial, super chat, na big help for our revenue. Thank you for your love, for your generosity. Oh, nagkaloob sa atin si Miss Nori, Miss Pretty na, generous pa ng $20. Ayawan mo na siya, baby. Baby yun. Direct Jolene. Si Baby Ayuda, sasayaw na. Inday Ayuda, sayawan mo na. Si Miss Pretty na, generous pa, Miss Nori Bermudez ng US. For giving us $20. Ayan. Okay, para sa kanya, sayaw ng pasasalamat. Di ba tatlo yon yung nilagay kong kanta sa'yo? Ayan. Yung pina-record ko sa'yo. Okay, pina-save ko sa'yo. Ayan. Sabi ni Jay Crisostomo, Happy Easter Tito Tos, naka-live ulit, watching from Riyadh, KSA. Shoutout po dito, sana dadami pa po ang subscribers nyo. Uy, thank you so much. Malapit na tayo sa 10,500 subscribers. I love you very much. We love you very much. Nagdaga na naman tayo ng another 35 new subscribers. Masisipag ang ating mga subscribers dito sa PPA Entertainment Network. Okay? So here's Inday Ayuda para sa iyo ng pasalamat kay Miss Pretty na, Miss Generous pa, Nori Bermudez, my GF, my girlfriend, ayan. Okay, here's Inday Ayuda again sa kanyang sayaw ng pasasalamat. Ang oras natin, mag-aalas dos na ng madaling araw. Okay, go, go, go! Yeah.
Okay, thank you so much. Inday ayuda sa iyong sinang pasalamat kay Miss Pretty na Miss Generous pa. Nori Bermudez, palakpakan natin siya. Maraming salamat sa kanyang inayudang $20. Ayan. I love you, Miss Nori Bermudez. Ayan. Sosyali ng kanyang ano ha. Profile photo sa YouTube. Bongacious. Parang supermodel. Mayaman siya. maraming salamat. Okay. And kung meron tayong 86 live viewers, thank you so much. At salamat sa inyong panonood always. Thank you so much. Si Vina Morales ay palaban kina Sunshine Cruz at kay Ina Raimundo. Ayan. Kasi naman, napangalagaan naman ni ano, naingatan naman niya, inalagaan naman niya ang kanyang katawan. Kaya hindi naman tumaba talaga si Vina Morales. Pero syempre, pinakabonggay siya sa kanila. Mag-50 na yata si Ina Raimundo. O, meron ba ganong katawan? 50, ano? Diba? 50 anyos? My gosh! Sexy-sexy pa rin. At hot mama talaga na matatawag because marami siyang anak pero na talagang na pangalagaan niya, naingatan niya, di ba? Yung kanyang katawan na hindi nagbago. Magmula nung panahon ng FLT, yung anak, ano ba yun? Ano bang title nun? Borless Queen 2 yata yun, yung kay Ate V. Oo, so ginawa niya yun, maganda yung movie na yun, under FLT Films Production. Tapos, marami siya mga project siyempre yung ginawa. And then, di ba naging ano pa rin siya, endorser pa siya ng San Miguel Beer. And then, itong si, ano, si Sunshine Cruz naman, kita nyo naman, mayroon siyang tatlong Marias, kay Cesar Montano, pero sexy-sexy pa rin. Katulad nga ni Vina Morales na mayroon isang anak, mayroon siyang babaeng anak, pero ang kanyang katawan ay hindi pinagbago ng panahon. Because, ganun nga talaga pag artista, dapat talaga tinitingnan mo yung kinakain mo, nagda-diet ka kung sobra yung pagka na kinain mo, tapos nag-gym ka dapat, 'di ba? Nag-exercise. Kasi nga artista ka, 'yun ang puhunan mo, yung mukha mo, yung katawan mo, ayan. So kailangan na kapag ikaw ay isang celebrity, dapat talaga mas magandang tingnan ka kapag ikaw ay physically fit, ayan. Unlike yung mga iba, syempre, para nagsisitabaan na sila, parang trip na nila 'yon, parang 'yun ang sa tingin nila parang ano naman namin lahat na naabot ko naman ang mga gusto kong abutin, 'di ba? So okay na 'to, okay na 'tong katawan ko, ganyan. Pero syempre, mas maganda kapag ano, kapag nag-diet ka kasi babagayan ka ng lahat ng mga damit. Kita niyo si Claudine Barreto, ang taba-taba dati, nag-diet, ayan. O nag-exercise, o sumeksi uli. Si Angie Locsin, yung mga latest niyang pinapakita sa Facebook, lumiliit na rin siya. So dapat talaga ganyan, okay? Ngayon, meron yung Regal Entertainment Incorporated. I'm very happy ha, kasi may sabi sa akin ni ano ni Miss Ice Domingo, my big angel, apat pala ang ginagawang pelikula nila this year. O diba, after ng Shake, Rattle, and Roll Extreme, merong 4 movies coming. Ang Regal Entertainment Incorporated, ito ang mga pelikula nila, How to Be a Good Wife, stars Janela Salvador and Jane De Leon, Guilty Pleasure ni Labi Po, tapos yung My Future You ni Francin Diaz at ni Seth Pedilin. Ayan. Itong love team na okay, fan set. Ayan. Okay. Francet. Oo. Francin Diaz and Seth Pedilin. Meron silang movie na gagawin sa Regal Entertainment Incorporated ni Ma'am Roselle Monteverde. And of course, Mother Lily Monteverde na nakakain na sa kanyang favorite restaurant. Magaling na si Mother Lily. Okay, so My Future You ang title ng movie nina Francine Diaz at Seth Pedilin sa Regal Entertainment Incorporated. So, ito pala, ano, itong movie ni Labi Po na Guilty Pleasure, aside from this movie, meron pa siyang isang pelikula itong natapos niya nang gawin last year, yung Untamed. Kumbaga, isa po itong, full action movie, ayan. Na kitang-kita talaga na anak siya ni Fernando Poe Jr. Naipakita itong trailer ng movie niya na to, itong Untamed, sa Shake, Rattle, and Roll Extreme. Sabi ko nga, sino yung babaeng action star na yan? Yun pala si Labi Po. Naku, pag pinalabas to sa mga sinihan, tiyak na hahangaan nyo sa kanyang pag-a-action si Labi Po. Di ba nakita naman yan sa ano? Sa Batang Quiapo, yung husay niya po sa mga stunts, sa mga routines, ayan. Nabibilib na papabilib niya nga si Coco Martin, no? Okay. Okay, oras natin alas 2
5 na ng madaling araw. Maraming maraming salamat sa mga viewers natin na nagtiyaga na panoorin tayo sa ganitong kalate na oras. Thank you so much. Siyempre mga iba, kala din tayo nag-vlog, kaya hindi sila nag-watch. Thank you so much from the bottom of my heart. I love you so much. We love you so much. Sa mga viewers natin, of course, yung mga nag-share din na kala mga blessing, maraming maraming salamat. Siyempre nauna na kanina, si Guapa and Superbutang Amigang Liza 89 ng San Francisco, California, USA, is Emily Vasquez ng Israel. Okay, pinagkalaban din tayo ni Miss Friendship ng Karkar, Cebu, ng alam nyo na this, alam na this, oo, na pangatlo na yata, no? So, pagpang-apat na doon ko nakukunin. Okay, sa True Remitly, of course. And, syempre, siniran din tayo ng $20 ni, na aking BFF, ng aking friend, o, diba? Syempre, BFF ko na siya, no? Lagi siyang nanonood. Tapos, lagi siyang nag-share ng kanyang blessing. Mahal niya ako, loves niya ako, ayan. Girlfriend nga niya ako, eh, diba? Sabi ng girlfriend, babaeng kaibigan. O, diba? Happy Easter, GF. Sabi niya, Miss Pretty na, Miss Generous pa, Nori Bermondes ng US. Thank you so much. At ito, ahandugan ko na si, ano, si, Miss Friendship ng Karkar, Cebu. Sabi niya, may utang ka sa akin, yung pinadala ko sa kanya, pinadala niya sa akin, last week. Ano yun? Ba't nag-bluetooth, ha? Oo, dandanin mo lang pag ganyan, okay. Dapat i-off mo siguro yung ano pag ganyan. Saan na ba yun? Ba't na... Ah, naano mo na yung ano ko kanina? Nabalik mo na yung messenger ko? Oo, nag-install ako dyan pero wala pang account. Nangyari? Wala, baka na-delete mo yun. Ha? Ah, so nandito, pero okay na. Mm-hmm. Ano nangyari yun doon sa mga messages ko na wala? Adapt, ba't yung ilalagin mo pa? Okay, so mamaya na lang pagkatapos ng ating vlog, okay? Okay, wait lang. Hanapin lang natin yung song na Who Broke Your Heart. Our time now is 2:07 a.m. Ayan, alas 2:07 na ng madaling araw. Kaya meron na lang tayong 23 minutes na natitira, ayan, o nalalabi bago tayo magpaalam dito sa ating vlog for today's episode. O vlog namin ni Direk Julini, Inday Ayuda, na of course, No Sip Edition. Alam niyo naman tuwing Sabado, kami po ay nakakasama niyo dito sa No Sip Edition. Ayan. Okay. Ito na po yung song for Miss Friendship ng Karkar, Cebu. Thank you so much. Maraming maraming salamat. Oh, broke your heart and made you write that song. Every time you sing, I want to cry alone. Everything was right until your love went wrong. Who made you write that song? I remember the happy things and the song that used to sing. Sunny blue skies and wedding ring. But this morning they're gone. Now the skies have begun to pour. There's a wind and you're uniform. And you're really alone once more. I can tell by your song. Oh, we broke your heart and made you write that song. Every time you sing, I want to cry alone. Everything was right until your love went wrong. Who made you write that song? Then you asked me if I can sing that this song only made for me. If you think that you're fooling me, let me tell you you're wrong. Anyone who has loved for long, after hearing a verse of your song, you can smile but your tears still show, and the words to your song. Who broke your heart and made you write that song? Every time you sing, I want to cry alone. Everything was right until your love went wrong. Who made you write that song?
Hanggang dyan lang tayo. Hanggang dyan lang tayo. Maraming maraming salamat, Miss Friendship ng Karkar Cebu, at least, di ba? Na ano ba natin? Naitawid ba natin? O, yun naman yata yun, di ba? Yun naman tono nun. Maraming maraming salamat for giving us, siyempre, di ba, dire-diretso yung pagbibigay sa atin ng 1,000 pesos. Maraming maraming salamat from the bottom of my heart. I love you. We love you so much sa iyong kindness, your generosity. Ayan, oo. For being compassionate. Ayan. Alam nyo naman, pag mga mahabagin, talagang tinutulungan talaga tayo ng mga minamahal natin. Parte ng ating beloved, beautiful, big ayuda angels. Once again, binabati ko sila, my dear good friend, Ma'am Erlinda Riblando of Manhattan, New York City, the Queen of Manhattan, and Kabikulan, and her loving sister, Ma'am Soy. Ayan. Friendship, Loida Gatula Conte, kindness, sweetie pie, and generous also, of course. At siya po ay mahabagin din. Oh, very compassion. Friendship Lloyd Agatula Conte of Bayon, New Jersey, USA. And of course, sa kanya nagagupo ang mga anak at appealing sons. Ayan, siyempre si Lester Glenn at Lawrence Grant. I'd like to greet once again si Emily Vasquez. Hello to you, Miss Emily Vasquez of Israel, and to your kids, Marietta Green. How are you, Marietta Green? Siyempre si Miss Pretty na Miss Generous pa, Miss Nori Bermudez, my GF also. Guwapa and superbutang amigang Liza 89 ng San Francisco, California, USA. Hi to Monet Lu, my friend Monet Lu, my good friend Monet Lu. Super, super bait din and generous. And to Miss Lu Rason, how are you? I'd like to greet also yung apo po ni Monet Lu, si AG De Leon. Ayan. Okay, syempre babatiin ko din si Archie Ramos, si Mr. Gcas. How are you na, Mr. Gcas? Third Dinolo, ano po masabi niyo ng biglang pagkambyo ni Christy Permin kay Willie Villamil? Siyempre, nagkausap na sila. O, siyempre, may nagkausap na alam na this. May regalo. May regalo! Okay, my dear G and Sir Martin ng Switzerland. O, na once a year, nakikita namin siya ni Teacher Pete. At siyempre, pag-birthday ko, pag-Christmas, may pamasko at may pa-birthday yan si my dear G and Sir Martin. Okay, Ma'am Lorna Torres Anselmo. Ayan, and of course sa kanyang husband in heaven na si Sir of ayan, kanyang husband in heaven. Hello to you. Ayan. Grandma May 226. Siyempre binabati din natin kahit na nasa heaven na, 'di ba? Grandma May 226 and husband Sir Antonio, Madam El Reyes 646 and Madam Nila Agtip Bagcal Reyes ng New York City. Hello also to Ma'am Ana Arevalo, nami-miss ka na namin. How are you na? Nasa meeting ka ba lagi from Florida, USA, and to her dear mom, o yung kanyang minamahal na mother. Hello to you. Ayan. Hi also to Madam Nida Bebret na every third week of May, nakikita namin ni Teacher Pete. Nakakabanding namin siya with matching fabulous na pakimkim at pinapakain kami sa masarap na restaurant. Ayan. Madam Nida Bebret, and of course, she's from Germany at gusto kong batiin ang kanyang beauting niece. Ayan. Si Grail May, Ma'am Ivy Manalo Gamulo ng Ottawa, Ontario, Canada, Ma'am Elizabeth Tolentino, of course, I'd like to get also Jonalyn Aguinaldo, Ma'am Maria C. Manderson, nami-miss ka na namin, how are you na, kamusta ka na, and of course, si Joey Yu and si Joey yung nagpaparamdam, pero si Lala B, hindi na nagpaparamdam. Okay, si Edin Cabrera, Happy Easter, Tita Tos, and God bless. Thank you so much, Edin Cabrera, for watching again my vlog. Thank you so much. Salamat ng marami. Okay, another chika naman natin. Ito naman ay tungkol naman kay Coco Martin. Oo. May balita na may project na nagagawin si Coco Martin with Sam Versosa. Ito po si Sam Versosa, isa po siyang congressman. Siya po yung karelasyon ni Rian Ramos. So, nakita-kita daw sila sa resort ni Kuyang Willie Revilla. Hindi pa niya ito nabibenta yung resort niya. Pero yung kanyang mansion, I think nabenta raw ng 3 billion pesos yata, o may 3 billion. Ito daw yung parang ipupuhunan niya na sa kanyang, hindi na parang, kundi ipupuhunan niya sa kanyang pagbabalik television sa TV5. Ayan. So kung may sosyo mangyayari kina Coco Martin at kay Sam Versosa, well, kung ano man to, hindi pa natin alam. Oh, malalaman natin yan soon. Ayan. Yan po ating balita about Coco Martin. Pag-usapan na natin yung ating mga yung asin sa thumbnail, yung mga nakalagay sa ating thumbnail o head stories natin. So ito ay tungkol kay ano, no, syempre kay Catherine Bernardo at kay Alden Richards. Ano ba daw ang mangyayari kapag kasi
ano ba to? Dumadalabs na si ano, si Alden Richards daw kay ano, kay Catherine Bernardo. Kumbaga, nakatutok na siya ngayon kay Catherine. Because syempre, alam naman natin na kapag sila po ay nagsama sa isang movie, nag-hit talaga, kumikita, 'di ba? Malay nyo, masundan pa ng another blockbuster yung kanilang gagawin na movie, no? Na alam ko may gagawin na silang project. So, pinag-uusapan na raw 'yan ng Star Cinema, ng GMA Films at saka ng yung production, yung movie production ni Alden Richards na Bagong Tayo. So, yan po yung I don't know kung anong maging title ng movie. So, kapag ito daw po ay sineryoso ni Alden yung paniligaw niya kay Catherine at bumigay naman si Catherine, so sinagot naman siya ng oo, ano ba ang mangyayari? Alam naman natin, 'di ba? Oo, na kung ano po ang maging kaganapan. Ang sabi ng ilan, naku, magiging front lang siya. Wag nang patulan. Kasi kung kay Jericho Rosales lang daw, mas maganda naman kung kay Alden Richards mapunta si Catherine Bernardo kasi mabait naman talaga si Alden. Kaya lang, alam naman natin yung hindi natin pinagtataasan ng kilay or nilalait o tinitira si Alden because of his gender. Pero alam naman natin, 'di ba? Kaya nga 'di ba lagi sinasabi na parang yung love hindi pala maasikaso because busy sa career. Hindi totoo 'yun kasi kung talagang ikaw gusto mo talaga maghanap ng babaeng mamahalin mo, kung meron talagang babaeng magpapatibok ng puso mo, matagal na, 'di ba? Talagang magkakaroon ka ng syota. Okay, so si kung between daw Alden and Jericho Rosales, mas pipiliin siyempre si Alden Richards. Kaya lang ang problema, yun lang, hanggang doon lang si Catherine, 'di ba? Maging front lang siya. Hindi siya maging maligaya kay Alden Richards. Kay Jericho Rosales naman, kagagaling lang sa hiwalayan. So ano ma-expect mo tapos may anak pa? O ano ba 'yan? So nanay, magiging mami na agad si Catherine kapag si Jericho Rosales ang kanyang makakatuluyan, si Santino, na pwede niya pa maging boyfriend. Pwede niya pa maging boyfriend. Tapos magiging anakis na niya. Nakakaloka 'yun, 'di ba? Maging anak niya na si ano, si Santino, na inirereto nga daw sa kanya. Pero alam naman natin na ang talagang dumidiskarte sa kanya o pumuporma sa kanya si Jericho Rosales. Bakit kung talagang yung ano lang, yung pamangkin, no, ni Jericho na taga nakasamahan dati ni ano sa Gawin Bulilit. Ayan. Kung yun talaga lang ang friend ni ano ni Catherine Bernardo, eh bakit laging nakikita si ano si Jericho kapag may event si Catherine Bernardo? So meron na ibig sabihin noon, may ano yan, 'di ba? May plano na manligaw itong si Jericho Rosales kay Catherine Bernardo. Pero syempre, pag-iingatin ni Mami Min si Catherine dito kay Jericho Rosales. Si Bea Alonso ay solong nagpunta sa Korea. Ano kayang ginawa niya doon? Baka nagliwaliw siya. Doon na siya nag-Holy Week, nag-spend na kanyang Holy Week. Tapos wala po, hindi kasama si Dominic Roque. Kaya isang malaking fake news yung binabalita nila OG Diaz, nila Manang Christopher Mina na nagkabalikan na si Bea Alonso. At saka si Dominic Roque, kasi unang-una hindi napapayag ang mami ni Bea Alonso na bumalik pa si Bea Alonso sa poder ni Dominic Roque. Nakawala na nga yung anak niya. Tapos ano pa, pababalikin pa. Hindi na yun papayag. Si Dina Bonnivie ay iritadang iritada daw, imbier ng imbier na dito sa issue na kinakalat na merong relasyon si Mark Pingris, no, isa pong basketer, sikat na basketer, at si Kim Rodriguez na alaga naman ni OG Diaz. Okay. Kasi nga, di ba, alam naman kasi ni Dina Bonnivie na very faithful itong si Mark at walang problema si Mark kay Danica. So bakit daw kinakalat tong issue na to? Samantalang aksidente lang yung pagkikita ng dalawa. At saka ito, yung nilinaw naman agad ni Mark, ni Mark Pingris ang issue sa kanila ni Kim Rodriguez. Ayan. Unang nag-deny syempre yung alaga ni OG na si Kim Rodriguez na dati ano medyo malusog pero ngayon sexy na, ha? O kasi nasa GMA, nasa ABS-CBN na siya, from GMA lumipat siya ng ABS-CBN. Ayan. Ito po yung sagot ni Mark Pingris sa ano. Okay, walang katotohanan ang mga lumalabas na balita tungkol sa amin ni Miss Kim Rodriguez. Walang namagitan sa aming dalawa gaya ng sinasabi ng ibang tao. Nakasama ko po si Miss Kim sa isang basketball event at sa isa pang event nung naging muse siya ng team namin. Salamat din na nagpaabot ng concern. Okay kami ng pamilya ko. Huwag na po tayo magpakalat ng mga balita na hindi totoo. Humingi po kami ng respeto at para hindi madamay ang mga anak namin
ni Danica. Salamat po at God bless po. Ayan. Yan po ang pahayag ni Mark Pingris na may kaugnayan sa issue nila ni Kim Rodriguez. Walang katotohanan ng mga lumalabas na balita tungkol sa amin ni Kim Rodriguez. Walang namamagitan sa aming dalawa. Okay, gaya ng sinasabi ng ibang tao, nakasama ko po si Miss Kim sa isang basketball event at sa iba pang event nung naging muse siya ng namin. Ayan. Okay, nung naging muse siya ng team namin. Okay, kami ng pamilya ko, wag na po tayong magpapakalat ng mga balita na hindi naman totoo. Humingi po kami ng respeto at para hindi madamay ang mga anak namin ni Danica. Salamat po at God bless po. Ngayon sa ano naman sa panig naman ni o party naman ni Danica Soto, ano lang siya, kalmado lang siya sa issue. O, sinatanong nga siya ng mga ano, ba't hindi ka nagre-react, Danica? Sabi ng mga friend niya. Ba't naman ako magre-react? Kalma lang ako, no? Kalma lang din kayo. Kasi okay naman kami ni Mark. Oo. Saka, naku, uubra ba naman si Mark Pingris kay Danica Soto? Eh, maldita yan, di ba? Naku, palaban yan, matapang yan. Hindi kakayanin ni Mark Pingris na mag-cheat, no? At saka, okay, wala akong nakikitang problema sa mag-asawang ito kasi very okay sila. Maganda ang kanilang pagsasama. Pag tinitingnan ko, sinisilip ko yung kanilang Instagram account, yung Facebook page nila. Masaya sila maging yung mga kasambahay. Naku, tuwan-tuwa kay Mark Pingris kasi nga nakikipagbiruan sa kanila si Mark. Ayan. Yung nakita daw na picture na same daw yung background, ano lang daw po yun, totoong na nagpunta nga doon si Kim, nagpunta doon si Mark Pingris, pero magkaibang araw. Hindi po sila nagkasabay doon sa place na yon. Ayan, pinatunayan daw to ng isang store doon na oo, nagpunta nga dito si Kim, tapos yung mga sumunod siguro na ano na araw, ganyan, after a week nagpunta doon si Mark Pingris. Yun daw po ay aksidente lang na nagpunta sa magkaibang araw. Kaya yun nga ang ginamit ng mga nagpakalat ng mga vlogger na may relasyon daw itong si ano, nagtataksil daw si Mark Pingris kay Danica Soto, at matagal na daw yung pambababae na ginagawa ni Mark Pingris kay Danica na pinagpapasensyahan daw ni Danica. Hindi totoo yun. Walang ganun. Oo. Kaya doon sa mga nagpapakalat ng balita, tigilan nyo na kasi una-una, wala naman talagang namamagitan dito kay Mark Pingris at kay, of course, kay Mark Pingris at kay Kim Rodriguez. Ayan. Tugol naman to kay EPJ, the late EPJ at Elizabeth Oropesa. Dinibals ni okay, ni-reveal po ni Elizabeth Oropesa kung sino ang good kisser para sa kanya sa mga nakatambal niya sa pelikula. So sabi niya, doon sa Alupihang Dagat na napanood ko sa Jensen na blockbuster pag pelikula siyempre ni EPJ, no? At ang ganda ng role dito ni Elizabeth Oropesa, siya yung parang siya yung reyna ng mga rebelde dito, ganyan. Tapos kalaban ni Fernando. So naghalikan sila sa pelikulang ito. Tapos ano daw, masarap daw humalik. Ayan, si The King. Oo, talagang tender, loving, and basta ano daw, naramdaman daw niya yung sarap. Ganyan. Naramdaman niya ang sarap. Sa bagay naman, Diyos ko, napaka-gwapo naman kasi ni The King, ni Fernando Po Jr., no? Siyempre, pag hinalikan ka naman talaga, madadama mo talaga. Mararamdaman mo mula ulo hanggang paa. Mula ulo hanggang paa. Okay, ang oras natin, mag-aalas 2:30 na. Magpapaalam na tayo. Maraming salamat sa lahat po nag-share na kalang blessing. At mga nanood sa atin today, imagine ninyo mag-aalas 3 na, pero meron pa rin tayong halos 100 live viewers. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Nariyan kayo always to support me, to support our blog ni Inday Ayuda, syempre yung aming no-sleep edition. And magkita-kita tayo sa aking next vlog this coming Monday evening. Ayan. So tuloy-tuloy na po yung ating pagbablog. Tapos na yung Semana Santa, tayo inangilim na. And araw na ng pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Pumapalakpak si Baby Yowen. Hi Baby Yowen! Gusto daw niya makita yung kanyang hand. Ayan. Pakita daw natin yung kanyang kamay. Alam mo naman si Baby Yowen. Gustong-gusto niya nakikita ang kanyang kamay sa ating vlog. I love you, Baby Yowen. I love you always and for life. Ako, napaka mabait, matalino, ayan, mabango, at very grateful sa lahat ng bagay na mga natatanggap niyang biyaya mula sa kanyang mga benefactors. Siyempre sa panguna ni Ma'am Erlinda Riblando, Miss Chidu, ni Friendship Lloyd Agatula Conte, ng kanyang Tita Amy, Tita Monet, ayan. Marami pang iba na mga nag-share ng blessings sa kanya. Yan. Tita Liza, of course, original din na nagbibigay ng
blessing kay Baby Yuen at sa aming lahat. Okay? May God bless us all, keep safe us all, and until our next vlog, sa Monday evening po yan, at sana maka-start tayo na mas maaga. Okay? I won't promise, okay? I will not promise, pero syempre, sana nga mas maaga yung ating vlog para mas okay tayo. Ayan. Okay? And I love you all. May God bless us all, keep safe us all. And I'd like to, of course, thank YouTube. Thank you so much, YouTube, for your generosity, for your love and support. Ayan, to all our kababayan ng mga nagtatrabaho dyan sa YouTube. Maraming salamat mula sa aking puso, ayan, sa iyong suporta. And of course, to all the foreigner staff of YouTube, I'd like to thank all of you. Thank you so much for all your love and support and your generosity. Of course, si YouTube na lagi po nakasupport sa akin at sa aking mga co-vloggers. Thank you. And of course, sa aking team sa PPA Entertainment Network, I'd like to thank Direk Julian, siya pong ating house director. Siya rin po si Inday Ayuna! At ang aking eldest son, si Chris Daniel Ledesma, masipag, mabait, guwapo. Siya po naka-assign sa aming Google AdSense. And si pretty daughter ko, lovely Joy Ledesma, si Baby Yowie, nabati na namin. May baby angel. Okay, maraming salamat. Until next time po sa ating vlog, bye for now. Thank you very, very much. And see you. At ingat po tayong lahat. Happy, happy lang. Wala yung music natin. Dapat may touch by touch. Naka-ready yung ating touch by touch para habang inaano mo pa yung pipindutin mo yung ating camera. Ayan. Eden Cabrera, nabasa na natin. Thank you po sa lahat ng mga, ano yon. Okay. Maraming salamat sa lahat po ng mga nag-watch po sa atin today. Thank you so much from the bottom of my heart. And of course, Direk Julian Sart. And I'd like to greet nga pala syempre si Miss Prima, beautiful Prima. Once again, Prima, and to your pretty teacher daughter na nasa Las Vegas, walang iba kundi si Isabel Francesca, si Storm, ayan. Hello Storm. Para sila na aksidente ni ni Emil Sandoval, pero mas malala yung kay Emil, no? Na naka-post sa kanyang naka-post sa kanyang Facebook page, ayan. Hello to you, pretty Prima. Miss Crispina Maley, ang ating dear good friend also. Miss Lurason, binabati din natin siya. Siya po ang executive producer ng Miss Philippines USA. At siya isa rin po siyang fashion designer na famous sa buong LA. Ayan. Okay, so nabati na natin lahat. Maraming salamat sa inyo. And thank you very much. See you Monday evening once again. Bye! Wali! Bye. DJ Roel, thank you so much. YouTube, thank you so much. Once again, bye for now. See ya. Miss Friendship ng Carcar Cebu, thank you.